Isang magandang umaga sa inyo mga kapatids. Ngayon ay maganda naman ang sikat ng araw. Sana nga yung ating karanasang bagyo, pero sad to say maraming tao ang naapektuhan itong mga nakaraang bagyo. Especially yung mga lugar na nasa lantanang lubos na sa lantana ng bagyo na marami ang mga ari-arian, buhay ang nawala, nawasak dahil sa bagyong ang si Ulysses at saka yung mga nakaraang bagyo. Kung hindi tayo tinantanan yung bagyo na ito, kami nga rito during the time na yung kalakasan ng bagyo na nakita ko na nag-worry na si Mayora. Tapos yung aking anak ay bumaba doon sa kanyang kwarto sa taas. Tapos tingin ko nag-worry na rin. Sabi ko nga, keep on praying lang para malampasan natin itong unos na ito. Awa ng Diyos. Sa totoo lang mga bro, mga kapitbahay namin dito ay mayroong mga malalaking puno tulad ng mito, may mangga, may ayan, makopa, pero sa Bisaya term yan, ano yan, tambis, hindi yan makopa. Tsaka yun yan sabi sa Bisaya na malaigang, yung napakalalaking puno, no? Tawa ng Diyos, kinabukasan maraming sangang nabali, pero nandun yung full protection ng Diyos sa naman sa pagyayabang full protection ng Diyos sa lugar namin, to sa bahay. Wala namang bumagsak na malaking sanga, pero nagbagsakan din dun sa mga kung saan yung mga kapitbahay namin ng mga managay, nagmamayari ng puno, dun mismo sa kanila bumagsak. Pero totoo lang, yung sangan ng halos mga punong ito nandito sa area ng bubong namin. So, ganun po nakita yung effectiveness ng prayer. Kasi tayong mga pigeon enthusiasts, hindi naman lagi pagka nagpo-post o nagbablog tayo about pigeon. Minsan, bigyan din natin ng kahulugan yung ibang bagay tulad ng pang-araw-araw nating buhay o yung buhay ng mga taong mahalaga sa atin. No? Tsaka meron akong dalawang bagay na nakang-share sa inyo. Para maging eye-opener na rin sa lahat. Kasi parang bakit parati na lang tayo hindi nadalo ng malalakas na bagyo na to na hindi natin nararanasan nung mga unang panahon. Siguro na rin sa pagmamalabis ng tao, pagmamalabis sa kalikasan. Na may nabasa nga ako noon galing sa isang manunulat, no? Nag-interview siya ng isang scientifico. Nang sabi niya, ang mundo raw ay every 100 years, no? Kada isang siglo, ang mundo ay nag-heal, no? Parang sugat ba? Na pinagagaling niya yung kanyang mismong balat. Ganon din ang mundo daw. Na siya mismo nagpapagaling sa mga bagay na nasisira sa kanya. Ano? Kaya itong mga wala akong pinariringgan. Ito yung mga mayayaman nating kapitalista na walang habas sa pagpatag ng kabundukan.
para gawing magagarang subdivision, magagarang golf course, or illegal logging, no? Para lalo silang yumaman. Alam nyo guys, hindi nyo madadalas kung saan man kayo mapadpad. Pagtapos na yung buhay natin sa mundong ito, hindi yan natin madadala. Iiwan natin dito yan. Kaya huwag tayong maging gamit na kung ano man ang meron sa mundo. Sa totoo lang, kahit anong yaman mo o kahit sino ka man, gano'n ka man kasikat, once na pinuha na ng Diyos yung pinahiram niyang buhay sa atin, wala na itong mga bagay na ito. Ililisanin na natin ito sa mundo. So, dapat makontento tayo kung ano yung meron na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang isang dapat na nating maintindihan. Katuloy yung napanood namin sa news noong gabi, dun sa lugar ng Nakarkeson. Ang flash flood nila, hindi tubig, kundi troso. Naglalakihang troso. Ang panawagan ka nila, stop illegal. Troso sa kanilang lugar. Kasi naubos na nga yung mga puno na dapat sumisipsip na sa tubig na dapat binababa. Kaya nga lang, sa kadahilan ng wala ng puno, wala ng pananim, kaya nakakalungkot na ang kanilang tubig na nararanasan ay may mga kakibat na kasamang malalaking puno ng kahoy, troso, na nagiging mitya ng kanilang buhay. Ikaw ba naman yung tahanan mo ay daanan ng daluyong ng mga kahoy at troso? Siguro walang matitira kahit buhay ng tao. Ano? Tapos kaninang madaling araw, nagising ako 4 a.m. Hindi kasi yun usually ang gising ko. Gising ko mga 5 a.m. to 5:30. Nagising ako, tapos nag-meditate konti. Tingin ko dun sa aking cellphone, nakita ko yung share ni Kalapating Lord, ni Miss Jen. Yung nangyari sa northern part of Luzon, grabe. Cagayan, Isabela. Grabe, naging water world dun yung, ano nila, yung area nila. Ito dahil sa pagiging ganid ng mga ilang mayayamang kapitalista, no? Yun ang nagiging kinakahinatnan. Nakakaawa, nakakalunos. Ganun din sa part ng Marikina, Kainta, Taytay, Rodriguez, Montalban, San Mateo. Grabe yung inabot nila. Swerte na tayo dahil hindi natin naranasan yung nararanasan nila ngayon until now. Wala silang kuryente, walang tubig. Dahil kachat ko yung aking mga kaibigan, kumpare sa Marikina. Kasi nag-stery naman tayo sa Marikina ng ilang taon dahil dun sa business natin dati. Yung aking gym ay nasa Marikina before. Almost 4 years. Tapos nag-stay tayo doon dahil maraming tayong kaibigan. Doon pa rin tayo nag-gym. So nakakalunos yung mga sinishare nila. Yung kanilang mga naipundar na kagamitan, sasakyan, nalubog. Buti na lang kahit papano wala man lang, wala nang buhay na nakuha sa kanila. Kaya papasalamat din tayo sa Diyos dahil tasila. Nakakalungkot lang. Dahil sa kapabayaan ng tao. Dahil sa mga ganid na mga kapitalista na to, masisira yung mundo, masisira yung ating bansang Pilipinas. Nakakaawa. Kaya salamat kay Miss Jen dahil dun sa compassionate heart niya na i-share yung mga ganitong mga bagay, ano. Kaya salamat sa iyo, Miss Jen, dahil i-share mo dun sa
mga kalapatids natin, hindi parating okay, sabihin na natin pigeon vlogger tayo, pero alam mo yun, yung ibang parte ng buhay natin, nasi-share natin kung ano man yung mga trahedyang dumadating. Ang gusto kong i-share sa atin, sa inyo ngayon guys, openly, sabihin ko sa inyo, I'm a born again Christian. So many years. No? Ang lagi ko pinangahawakan dyan yung mga faith at yung aking prayer. Kasi totoo lang, naging effective sa buhay ko yung prayer. Especially sa aking mga mahal sa buhay, sa mga kakilala, na naging effective siya sa akin. Kaya yun yan ang hindi ko inaan sa buhay ko. Yan I believe on that. Sabi nga ng Bible, we can move mountain in prayers. No, ibig pahiwatig sa atin na ito. Kahit nasusuklam na sa atin ng Diyos, o feeling natin nakakalimutan, kinakalimutan tayo ng Diyos dahil dun sa paglapastangan natin sa mga bagay na kanyang nilikha. Dahil dun nga sa Book of Genesis, pinagkatiwala niya kay Adam ang mundo, sabi niya, pinagkatiwala ko sa itong aking nilikha, ikaw nang mismo maniobra nito, maghawak. Pero times go by, sinira ng tao yung nilikhang maganda ng Diyos. Kaya hindi natin maaalis na iinis na sa atin ng Diyos dahil sa kapabayaan natin, sa pagwasak ng mga maganda niyang nilikha. Kaya napaka-importante ng prayer sa buhay ng tao. Kaya huwag natin aalisin. Kahit ano man yung paniniwala natin sa isa't isa, pray lang, especially nowadays na maraming nasalanta, maraming naghihirap, na people in need. Kung hindi man tayo makapag-share ng mga bagay, ng immaterial things, siguro pwede natin ilatid sila sa prayer. Kung yun lang ang pwede natin gawin. Kami kasi may sinusuportan sa isang institution dito sa Antipolo. Pero hindi ko na i-mention kung anong institution yun kasi bawal. Bawal nga mag-take ng picture doon o video. Pero kung sino man ang gusto o willing o para maniwala na meron kami sinusuportahan na institution dito sa Antipolo, message nyo ako, sasabihin ko sa inyo kung anong institution yun o kung gusto nyo mag-donate, sasamahan ko kayo. No? Institution na yun is all about doon sa mga abandoned child na may mga diferensya, iniwan, tinapo ng mga magulang, no, yung mga, sabi nga, mga gustong ipa-abort, pero nabuo, may mga differences yung mga bata, may mga paramdaman, yun ang sinusuportahan namin dito sa Antipolo. No, para maniwala kayo, i-message nyo ako at sasabihin sa inyo kung anong foundation, anong institution yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pray lang tayo. Yun ang isa, panalangin lang. Kahit anong paniniwala ang meron ka, tumawag ka sa Diyos. Yung parang isang story sa Biblia na kakukulit ng isang babaeng ito sa Panginoon. Pinahintulutan ng Diyos yung kanyang kahilingan. At yung isa, yung faith. Alam niyo guys, sa totoo lang, hindi ako sanay naninira. Yung mga kapitalista, alam, sa totoo lang, wala talaga kayong tunay na faith sa Diyos. Kasi kung meron kayong tunay na pananampalataya sa Diyos, tapos ang business nyo ay ang manira ng kagubatan, nira ng mga landfill to develop housing, no, para sa kayayaman. Hindi yan tunay na faith sa Diyos. Kasi dapat nag-iisipan nyo kung ano yung magiging kahihinatnan ng inyong gagawin. No?
Hindi katulad ni Senator Manny Pacquiao, magpatayo siya ng maraming bahay para ibigay ng libre dun sa wala. Yan ang mga tunay na masasabi natin may pananampalataya sa Diyos. No? Isang video na nakita ko sa kanya na naiyak ako yung pinakayo niya yung isang buong ice cream dun sa serbetero. Tapos nung nalaman niya yun ay serbeterong yun eh, walang bahay. Napagod ang sinabi ni Senator Pacquiao. Mula ngayon may bahay ka na. Diba yun ang faith, yun ang ano, yung kung ano yung lumalabas sa kanyang puso. Yung iba kasi, oo nga, i-develop yung mga magandang subdivision pero binibenta ng mahal para sa kanilang kayayaman. Sorry guys, hindi ako nagpipinpoint kung sino man ng mga kapitalista nito. Pero alam nyo yan. Kahit sabihin yung nakatutulong kayo dahil nagtatayo kayo ng mga bahay para sa mga kabahay. Gumagawa kayo ng mabuting bagay. Isa lang pwede mong sabihin sa inyo. Hindi kayo masisave dyan sa good works nyo. Kahit tignan nyo ang Biblia. You've never been saved by doing good works. At kung meron kayong totoong faith, hindi nyo hahayaang maraming masalanta o madisgrasya dun sa inyong kapabayaan. No? People are not suffered due to a lack of knowledge, sabi na ng Biblia. Kaya pagpatuloy lang natin ating pagtulong, panalangin. Guys, tamawag tayo sa Panginoon. Nowadays, lalo ngayon, maraming nahihirapang tao. Kahit papano makatulong tayo sa pananalangin para magabayan sila, magbigyan sila ng lakas ng loob na lumaban pa sa buhay para maramdaman sila na may Diyos na nandyan sa kanila, handang tumulong, tumawag lang sila. Yan ang importante. Pasalamat din ako dahil chat ko yung aking pamangkin kahapon sa Caloocan. Kinamusta ko sila kasi yung Caloocan lagi yung baha. Mula bata pa kami hanggang tuhod at hanggang bewang na baha, normal lang yan. Pero ang sabi niya, kinamusta ko kung kamusta dyan, bumaha ba? Sabi niya, to okay naman kami. May baha pero maliit lang, mababaw lang. Ibig sabihin, safe yung family ko, yung mga kamag-anak ko. Kaya, lang, wala tayong lalapitan sa panahon ito kundi ang Diyos. Sabi nga, without God, we can do nothing. We can do anything. Kaya, sana dun sa mga kalapatids natin na vlogger din, share natin yung good news ng Diyos. Share natin yung kung ano man blessing dumarating sa atin. Hindi puro, okay. Yung ating mga alaga, alaga nating binablog. Pero minsan gawa tayo ng good deeds. No? Hindi masamang gumawa ng kabutihan. Allowed yan ng Diyos. Gusto yan ng Diyos. No? Kaya tuloy lang namang sa natin sa buhay, sa mga kumpare ko dyan sa Marikina, kaibigan. Tuloy lang, pangalawang ba, ano na natin yan. Na-experience na natin ng undoy. During undoy time, 11 years ago, meron akong gym doon. Grabe ang baha. No, putik. Yan. Yung mga kaibigan tayong tumulong para linisin. No? Kung pwede lang ang sa pagkakataong ito makatulong sa kanila, bakit ba ang hindi?
Kaya lang possible, ano, not possible yung Marcos Highway, hindi tayo makakapraking doon sa mga panahon ito. And until now, may tubig pa, malalim pa. Hindi ko makarating yung ating mga sasakyan doon. E balibalita na lang tayo. At tungkol naman doon sa ating mga ibon, awa ng Diyos, ayan. Wala namang anong mang nangyari sa kanila. Apat na pa, tatlong pares dyan ang may mga itlog. So, mga healthy naman. Po, nakapagpaikot na tayo. Kaya patuloy lang sa ano man yung ating libangan sa buhay. Basta hindi masama, ayos lang yan. So, hanggang dito na lang mga kalapatids sa mga kaibigan ko dyan. Maraming salamat sa concern nyo nung nag-post ako nung gabi sa lakas ng hangin at bagyo. Maraming salamat sa concern nyo, mga BFF ko dyan, mga kababata. So maraming salamat sa inyo hanggat nandito na lang. No, naway pagpalain tayo ng Diyos sa mga darating pang araw sa ating buhay. So God bless sa lahat.